Birheng saktal ganda, Reina ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang pagdadala sa Mahal na Birhen sa templo. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa Mahal na Birheng Maria, ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami paghindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya ay maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili, at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan,
banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang inyong katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, ngayon po ay Nobyembre 21 at sa araw po na ito ay pinagdiriwang po natin o ginugunita po natin ang pagdadala ng Mahal na Birheng Maria sa templo. At sino po ang nagdala kay Maria sa templo? Ang kanyang mga magulang, si San Joaquin at si Santa Ana. At ito po ay parte po ng kanilang tradisyon, parte po ng kanilang kultura, ang pagdadala sa isang batang sanggol o sa isang bata upang ialay sa templo. Pero mga kapatid, ano po ba ang nagiging dulot ng pag-aalay sa templo? Tandaan natin sa panahon natin ngayon,
Hindi naman tayo nag-aalay sa templo ng tao, ng bata. Bagkos kapag ang bata ay dinadala natin sa simbahan, siya ay upang tumanggap ng sakramento ng binyag. At sa pagdadala natin sa isang batang sanggol upang tanggapin ang sakramento ng binyag, hinahayaan natin na sa buhay ng sanggol na ito, ang Diyos ang mamuhay, ang Diyos ang mamutawi. At marahil nung mga panahon na iyon, nung dinala ni San Joaquin at Santa Ana si Maria sa templo, tila ipinaubaya nila ang kanilang anak na si Maria sa Diyos. At sa pagpapaubaya nila sa kanilang anak na si Maria sa Diyos, hinayaan na maging instrumento ng Diyos si Maria sa kanyang pangako para sa ating lahat. Dahil siya ang magiging ina ng Diyos. Ina ni Jesus. Pero paano ho ba isinabuhay ni Maria ang kanyang buhay dito sa lupa? Una, alam ni Maria na ang kanyang buhay ay ipinaubaya sa Diyos. At kung ito ay ipinaubaya sa Diyos, nangangahulugan na sa buong buhay ni Maria, sa tulong ng kanyang mga magulang, ipinagkatiwala niya ito sa Diyos. At yun marahil ang isang bagay na magandang tingnan po natin at mamagandang pampagnilayan po natin sa hapong ito. Ang buhay natin bilang binyagang Katoliko, bilang binyagang Kristiyano, dapat ipinagkakatiwala sa Diyos. Tandaan natin na ang buhay ni Maria, hindi naman po yan naging madali. Ang buhay ni Maria puno ng pagsubok, puno ng mga hirap. Pero napaglagpasan lahat ng ni Maria ang lahat ng mga pagsubok na ito dahil alam niya na ang kanyang buhay ay pinagkatiwala sa Diyos. At yung ito ay pinagkatiwala sa Diyos, kailanman sa buhay ni Maria, hindi nawala ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kailanman sa buhay ni Maria, hindi nawala ang pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po, marahil sa simula ho ng buhay ng Mahal na Birhen, nandoon ho yung pangamba. Nung sinabihan siya na siya ay magiging ina ng Diyos, malaking responsibilidad po iyon. Pero kailanman, sa kabila ng takot at pangamba, mas namutawi ang pagtitiwala. Dahil una pa sa lahat, nung siya ay dinala sa templo, siya ay pinagkatiwala na ng kanyang mga magulang sa Diyos. Kaya mga kapatid, tayo pong lahat, nung tayo ay tumanggap ng sakramento ng binyag, tayo din ay pinagkatiwala sa Diyos. Pero ang tanong, nandoon po ba yung patuloy nating pagtitiwala sa Kanya, kagaya ng pagtitiwala ni Maria sa Diyos? Sabi ko nga po, hindi naging madali ang buhay ni Maria. Marami din siyang pagsubok, marahil marami din siyang luha na naiyak. Pero napaglagpasan dahil mas namumutawi ang pagtitiwala. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang tingnan na ang buhay din naman natin ay hindi perpekto. Ang buhay din naman natin humaharap sa iba't ibang pagsubok, sa iba't ibang problema. Pero tandaan natin na meron tayong Diyos na tunay nating mapagkakatiwalaan. Meron Diyos na tunay na ipinagkatiwala ang mga buhay natin sa Kanya. At ang Diyos na meron tayo ay ang Diyos na hindi nagpapabaya. Nalagpasan ni Maria ang lahat ng pagsubok,
hindi lang dahil siya ay may tiwala. Bagkus na paglapasan niya ang lahat ng pagsubok dahil may Diyos na hindi nagpabaya. Merong Diyos na hindi nang iwan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, pinapaalala sa atin ang pagdiriwang natin na si Maria mismo ay pinagkatiwala sa Diyos. At sa kanyang pagkakatiwala sa Diyos, hindi nawala ang pagtitiwala din ni Maria sa Diyos. At nawa, kagaya ni Maria, tayo din, huwag nawa mawala ang pagtitiwala natin sa Diyos. Dahil una sa lahat, meron tayong Diyos na hindi nagpapabaya. Meron tayong Diyos na hindi nang iiwan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito, sa pagunita natin sa pagdadala kay Maria sa templo, hilingin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Ang ating panalangin, Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang paglilingkod ng mga lalaki at babae naway ialay ng simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, naway dinggin ang tinig ng Diyos na nananawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang halimbawa ni Maria, naway magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinilaga sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakapagpapasiglang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang mga yumao, naway maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Panginoon, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria ay tumugon ng pagsang-ayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa aming mga buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating
kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ay yung nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay mapakindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo,
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Alakbay dito sa lupa, ikaw ang aming gabay na tala na umaapay kapag kami ay sa tamang landas na sa aming paglalayag sa kadiliman, sa buhay na punong panganib pangamba, ikaw ang tala sa karagatan, liwanag
sa bituina. Ika'y alas sa umaga, hudyat ng araw, ng pagligtas, Santa Maria, mahal namin na, ipanalangin mo kami sa Diyos Ama, upang si Kristo aming hantungan sa dulo ng landas matagpuan. Santa Maria, mahal namin na, ipanalangin mo kami sa Diyos Ama, upang si Kristo aming hantungan sa dulo ng landas matagpuan. Sa dulo ng landas matagpuan. Announcements. Sa darating na Nobyembre 23, 2024, Sabado, pagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng maringal na misa sa ganap na ikalima ng hapon at susundan ito ng prosesyon ng Santisimo Sacramento patungong pambansang dambana ni San Judas Tadeo sa Malacañang. Sa Nobyembre 24, 2024, Linggo, ang ating maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paghahari ni Hesukristo sa Sanlibutan ay sa ganap na ikatatlo ng hapon at susundan ng prosesyon sa palibot ng ating parokya. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay isasama natin sa ating mga misa na magaganap sa ating simbahan. Available na rin po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili ay maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Pagkatapos ng misa,
Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Gambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin pong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ang ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Oh Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Oh Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, iwalhati ka namin.